Mahigit 100 na ang bilang ng mga nasawi kasunod ng pananalasa ng bagyong Paeng. Halos 1.3 billion pesos naman ang tinatayang danyo sa agrikultura. May ulat si Luisa Erispe. Habang walang tigil ang search and rescue operations at validation ng mga biktima ng bagyong Paeng, araw-araw din na tumataas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa bagyo. Katunayan, sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 110 na ang napaulat na namatay dahil sa bagyo. 79 dito ang kumpirmado na at 31 pa ang bineberipika. Sinabi naman ng NDRMC na mas mataas ang bilang ng mga namatay sa bagyong Paeng kumpara sa mga nagdaang bagyo sa bansa. Kaya mahalaga ang assessment ng mga rehiyong nasa lanta kung nakapaghanda ba sila o hindi. 52 ang namatay due to landslide na, 44 due to drowning and flooding, 8 namatay dahil nahulugan ng kahoy, 2 ibang rason, no? And meron tayong 4 na hindi malaman. Magkakaroon po ng session yung ating mga expert dyan, yung mga secretaries mismo. Upuan nila ito next week. Nasa gitna pa tayo ng pagre-responde, pagbibigay ng relief. Kaya yung assessment naman will follow. Nabawasan naman na ang bilang ng mga nawawala na ngayon ay nasa mahigit 30 na lang. Pero umakyat pa rin ang bilang ng mga sugatan sa higit 100 individual. Ang mga apektadong residente umabot na sa higit 2.4 million. Pero nabawasan naman ang mga nasa evacuation centers na ngayon ay nasa higit 190,000 na individual. Umabot na rin sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at higit 700 milyon naman sa mga infrastruktura. Inaasahang tataas pa ang mga datos sa mga susunod na araw. We would like to assure our public, no, while we are doing relief efforts, we are also preparing for the next one. Luisa Erispe, para sa Bayan.